Hey yo, welcome to vlog number uno. Numero uno. Vlog number uno. Welcome to the channel. Actually, intro talaga to dun sa vlog. Kaso hindi ako nakagawa ng intro kanina. Di pa ako sanay. So first time to, so please bear with me. First time ko talaga magvo-vlog. Matagal ko na talaga gusto mag-vlog din, pero never kong nabigyan ng commitment masyado kasi feeling ko hindi ko kaya mag-dive in with doing content kasi sobrang hirap niya talaga. Nagkaroon naman ako ng experiences before na gumagawa ako ng, let's say, mga videos ko, mga Discord pranks or whatever. Kaya alam ko yung hirap nung pag-edit kasi ako rin nag-edit ng content ko and everything. One, like, big reason din kung bakit ko gusto mag-start ng vlog. Before diving into the vlog talaga, yung vlog kung bakit kayo nandito. This can also be a time for me to apologize to the fans and to the people who supported my music. I've been making music siguro almost 10 years na rin, or around 9 years. I started off sa mga nakakalam, mga OG din, The Voice Kids. Nag-dive in din ako sa label, sa past label ko. Nagkaroon ako ng grupo dati. Naging duo kami. And then, naging soloista ako. Nag-acoustic lang ako for years. Tapos, natuto ako mag-produce ng sarili kong music for almost 6 years, 7 years. Wala nangyari talaga sa music ko nung time na yun. Yun din yung time na I almost gave up music. Gusto kong mag-continue na lang sa studies ko. Pero, pinagbigyan ko yung AirPods ko kasi yung AirPods ko talaga yung pinaka nag-push siya. And sabi niya, pagbigyan mo pa ako ng isang taon. And then, nung binigay ko sa kanya yung 1 year na yun, doon nangyari yung mga bini-bini, mga pa, which some of you guys know. And I wanted to apologize because hindi ko napakita yung side na yun to the supporters. Siguro kasi sa bilis na mga nangyayari for parang third year ko na, parang ever since nabigyan ng recognition yung songs ko talaga sa music industry. And parang never kong napakita yung real side ko to the people. Never kong nasama yung mga supporters and to everyone na sumabay-bay talaga sa music ko. Never ko silang nasama and never ko napakilala kung sino talaga ako. Kaya one reason why I wanted to start vlogging din kasi yun nga, na-miss out ko yung time na yun, yung opportunity na makilala pa ako ng lahat. Ever since kasi very secretive din ako sa life ko, sa family ko, sa friendships, and with my girlfriend and everything. But of course, with my line of work, mabilis pa rin talaga makilala kung sino yung mga tao na nasa buhay ko. And yun yung one of the reasons siguro why I've always been secretive and hindi ko masyado talaga nilalabas sa lahat kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay ko. And it has its pros and cons. The pros is, of course, I would have my privacy. Masaya yung, masaya ako na may private life ako. And same time, dun din na-sacrifice siguro yung pangalan ko sa tao, sa public. And so, when rumors come out and kung ano-ano yung lumalabas sa social media, and of course, with this day and age, kung ano na nakikita kasi ng tao sa social media, medyo dun na nagli-lean towards lahat. And mahirap din na ma-catch up sa mga ganong pangyayari. I've experienced judgment and kung ano-ano pa nangyari sa life ko, and mahirap. As in, mahirap talaga na dumaan sa obstacle na yun, especially lumalaki ako. From being a teenager na parang normal lang naman, bigla akong, syempre yung growth kung sino ako. Oh, lumalaki din ako from being a teenager. Nakikilala ko pa lang yung mga totoong mga kaibigan ko, nakikilala ko pa lang kung sino talaga ako growing up. So parang mahirap na as a kid na tumatanda. Pinagdaanan ko din yun. So, maraming lessons, of course, and with my family, never din naman ako pinabayaan and some of my friends. Kaya gusto ko rin talaga mag-apologize sa mga supporters and sa mga fans na nandyan, ariko, na andyan ever since nag-start mag-blow up lahat for me. I'll never be here in this state of my life kung nasan man ako talaga ngayon, kundi dahil sa inyo, sa lahat ng sumuporta sa musika ko. For 3 years, almost 4 years of releasing music. I'm really sorry na hindi ko nabigay yung side ko na to. Yung totoong side ko na majority ng tao hindi pa talaga alam. Hopefully because of these vlogs, matanggal yung wall din and makilala rin talaga ako ng tao for who I am. I'm really excited to start this journey with everyone. Vlog number one.
Sorry din pala sa mga bagong pasok sa channel kung nag-expect kayo ng expert pro vlogger. Di po ako marunong. Sa start pa lang, so baka minsan mahina boses ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Wala akong masyadong nagagawa din sa videos. Pero please bear with me. I'm gonna try and learn as we go. Etong vlog na to actually, kaka-uwi ko lang from Philippine Arena. Nagkaroon kami ng show kanina. It was called Summer Blast 2024. Wild yung mga nangyari. Actually, meron akong bagong tattoo. May kinover up kasi akong malaking piece ko dito dati. Ngayon, medyo may katangahan akong ginawa. Nilagay ko yung kamay ko sa crowd. Basta sigal. But anyway, makikita niyo yan mamaya sa video. Thank you guys so much for clicking on the video. Sana may enjoy niyo itong vlog number 1. More vlogs to come. Hopefully, sipagin ako. Tapos, ituloy-tuloy ko to. Kung magustuhan nyo to, please leave, ano ba yung mga ginagawa ng mga YouTuber? Please leave a like and comment if you like the video. Homsim, let's roll vlog number 1. I have a show in Philippine Arena, and get ready with me. We're ready na kami para sa Philippine Arena. Hindi ka man. Tisuraan ng ganyan, Paul. Kawaii! Ano ba yun? Yo, what's up? We're in the Philippine Arena, owned by the Philippines. What did he say? Okay. Ganito po manggigil ang isang prangko. Hala! Let's go, Cloud. Ha-ha! Ha! Ha-ha! Happy check. Checkered polo on top of a long sleeve, a fitted long sleeve. Jorts, like oversized jorts. Got my Tim's, Stussy socks. Yeah, and just accessories. Sama ng pakiramdam ko. Galing kasi kami Singapore dun sa music video. Music video shoot kami. Coming out soon. Last time yung nag-perform ako sa Philippine Arena, parang bata pa ako nun. Sama ko pa yung grupo ko dati. May grupo ako before, sa mga hindi nakakalan. Ang dancers kami. Sample. Pwede naman palang after. Pa-close mo na, Charles. Ito yung perspective na papunta ng malaking arena. Si Kuya Rapi at si Kuya Charles. Security ko. Wait, Kuya Rapi, kaya ka naman dyan. Baka madaba na naman si Rapi. Huwag mo kaya pagayon sa camera. Hindi ko matawag. Ngayon na lang ulit makakapagtugtog sa Philippine Arena. So, naka-mic ako ngayon. Last na nag-perform ako dito, may bata pa ako. Yung stadium na yun open. Tapos, in terms of sound, syempre ng time na yun wala pa kami mga tech. Hindi nila naman akong tech kanina. Ang hirap kasi bumabalik yung boses na. Pero this time,
yan, kompleto yung tech namin, dito yung banda ko. So, blessing na, yan, nandito kami lahat. Tapos makapag-perform ako ng maayos kasi nandito yung buong team. Kaya masaya ito. Pinapasaya ako ng bini sa dressing room. Lagi siya nagpaparagas yung sumayaw. Sample. Ayun ako sumasayaw. Balan mo na. Ayun pa rin mga sayaw eh. Giniano ba? Pogi. Ang pogi ni Franco. Sinitilian. Mata ko sa
na nga. Grabe. Nakalmot yung tattoo ko. May bago akong tattoo. Nakalmot ng fan. Lolo ng kalmot na yan. Nagkanong ako. Nagsugat ng dialo. So yun. So that's vlog number one. Sana na enjoy niyo yung show and lahat na nangyari dun sa video. Yung arm ko okay naman na siya kahit papano. Sabi naman ni AirPods, ang plasma nito ay magpapagaling. So kailangan ko lang munang linisin syempre at saka lagyan ng Saniderm para hindi siya ma-infect. Actually mali ko din talaga kasi nawala sa isip ko. Nilabas ko yung kamay ko doon sa crowd. Normally kasi after ng mga shows, ginagawa ko. Tumatalon ako off stage, tapos kakamayin ko lahat, yayakapin ko yung mga kaya. Tapos lahat talaga pupuntahan ko as much as I can bago ko tumakbo, bago ko umalis. So ginawa ko yun, medyo nadala ko siguro ng adrenaline. Nilagay ko yung kamay ko, tapos yung girl na humawak sa akin, medyo matindi yung kapit niya. Tapos yung kuko niya yata nakaganon. Tapos naramdaman ko eh, tapos parang after nung bigla niya, may sound effects pa. Kailangan niya nahila. So yun, nahila din yung balat. Nakakatawa lang kasi actually hindi pa to tapos. Hindi na tinatapos pa to pero yun, kailangan ko muna pagpahinga yun. But anyway, sobrang sarap ng feeling lagi na lumalabas dun sa stage. Tapos kinakanta ng mga tao pabalik yung songs. Tapos tumatalo, nakikita mo lahat na masaya. Feel na feel yung mga kanta. And pangarap lang yung lahat. Lahat yan as in dream ko lang na marating back then. Parang never ko nga na-imagine eh. Parang lang siyang alam mo yung panaginip na parang wala, feeling mo hindi mangyayari. Kasi dati, normal lang din naman akong estudyante lang na nagde-dream, nagpapakitang gilas sa mga kaibigan ko noon, sa mga crush ko, kaso nababasted ako lagi, mga ganyan. So, seeing this now, parang sobrang blessed and sobrang nakakataba ng puso na lahat kayo kinakanta yung mga songs pag live, tapos sinusuportahan. Sobrang nakakatuwa lang na lahat ng pagod at sacrifice na dinaan at lahat ng hirap talaga nag-pay off naman. So, yun. Wild. Sobrang wild ng crowd kanina. To everyone na nandun, maraming salamat sa warm na welcome dun sa set namin. Ayun, sana na-enjoy niyo yung vlog number one. Tingnan natin kung may susunod. So, nakadepende yan actually din kung syempre kung nagustuhan nyo. Syempre, pag nagustuhan nyo, mas gagawa pa ako ng marami pa. Ko alam paano nila ginagawa eh. Pero, please like. Please like and subscribe. Please like, share, and subscribe. Leave some comments then kung anong tingin nyo sa vlog. Pwede rin kayo mag-leave ng challenges sa mga concepts maybe sa mga susunod mga videos. Baka next time then, baka gusto nyong may hilahin akong friends ko. Baka yung girlfriend ko din hilahin ko soon here. So, kayo mag-comment kung nagustuhan nyo. And yeah, thank you very much for giving me a platform and for giving me the power to create content for everyone and to create music for everyone. So, maraming salamat again. Wala ako dito, hindi dahil sa inyo. So, maraming salamat talaga. Yeah, excited pa ako sa mga future ganap. Paano ba yung outro? Uutot na lang ako sa inyo. Yeah.